Hello mga kabayan, welcome to my channel. Ngayon mga kabayan, i-share lang natin yung paggawa natin ng ano ng kulungan ng ating parents. Kung magkano yung nagastos at saka kung gaano yung luwag niya. At saka yung bago nating ginawa na kulungan din ng baboy. Yun mga kabayan, kung napansin niyo yung ating ginawang sa preference is ano yun mga kabayan ni kawayan lang yung ididingding natin, tapos naman yung kanyang bubong is pawod lang yan sa amin, hindi pa ang tawag niyan kasi para makalis saka yung mga ginamit natin na mga kabayan is kumbaga mga kinuha lang doon sa na pusti, yung mga kahoy. Kinuha lang yun . Kumbaga mga pinuto lang yung pwede doon sa probinsya na gamitin . Para makalist ba ng ating gastos . Kaya ganun ang ginawa namin . 3x3 meters yun mga kabayan . Kasi kung napapanood yung aking mga vlog dati, nag-umpisa tayo kabayan magbili nun ng 9 piraso na pre-rims. Tapos naman ngayon mga kabayan kasi dumadami na yung ating mga alaga . Kasi kung napanood yung aking nagpabili tayo ng incubator sarili, yung 9 na yun mga kabayan ngayon is ang mga babae nun nangingitlog na. Kaya ngayon ang mga itlog iniipon tapos naman ini-incubate. Kaya nagkaroon na tayo ngayon ng meron na kami 30 plus na sisig, pero hindi yan paprepares ang laki kasi yung ating capacity ng ating incubator is 50 lang yun. Katapos naman hindi naman sabay-sabay dahil kunti lang naman ating nangingitlog araw-araw, kaya ganun. Yung unang napisa is 7 o 8, parang ganun . Tatlong beses na yan apat na beses na nagpa ng itlog . Nag-incubate . Kaya umabot na yung ating sisiw ng 30 na mga Rhode Island. Di bali parang mayroon tayong 30 plus lahat na . Kaya naglagay na tayo nagdagdag na tayo ng kulungan . Yun mga kabayan, kasi kumbaga maganda ang magandang investment din ng preference . Dahil yun na nga . Pwedeng panuhin ng mga darak lang at saka ng kangkong, haluan lang ng kunting feeds na pang manok. Yun mga kabayan, nagastos doon is 3-5 na lahat yun mga kabayan . Kasi kumuha ng makatulong yung aking kapatid magawa nun . Dahil kung mapapansin nyo aking kapatid, kaya hindi kayang umakyat . Hindi pa nga tapos ngayon. Kumbaga yun, dinadahan-dahan nila. Pag may time siya yun, kumukuha ng naggagawa ng kawayan na pangdingding. Kasi yun, pag matapos na yun, ililipat yung ibang mga manok natin doon, kabayan na pre-rinse . Tapos
yun three five lahat yung mga kabayan ni eh. Lahat na yun eh. Nandun na eh. Yun mga kabayan, ang ating nagasto sa ating ano, sa ating bagong kulungan na ano, mga kabayan. Sa ating kulungan ng baboy na good for 10 heads is ano yun, mga 15,000 yun mga kabayan, kasi nga konkreto eh, kinongkreto kasi ng kapatid ko, pati ano, pati yung pusti kinongkreto eh. Ini-expect ko nga ano, kasi sabi ko sa kanya, ano lang eh, para makalis eh. Kahoy lang eh. Yun, pinangkwento. Maganda din naman yun, kasi pang matagalan din eh. Kaya ganun lang umabot eh. Tapos, doon pa sa amin yung kabayan, ano. Malayo yun, malayo sa kalsada pa, kaya nag-ano ka pa talaga, nang maghahakot ba ng mga materials eh, mga buhangin, graba, yun. Tapos hollow blocks, kaya ganun ang inabot eh. Puro binayaran ba dahil malayo nga yung ano eh, dubli-dubli ba yung ano eh, nadudubli yung gastos eh. Kaya umabot ng ganun. Katapos ano yun din, ang laki nung mga ben, 3 by 3 meters din yan eh. Kasi ganun ang sukat ng mga ginagawa natin ano doon, mga kulungan eh, sa ating ano eh, sa ating area doon eh. Tapos naman mga kabayan, ano yun, may distansya lang yun sa ating ano, sa ating preference na alaga eh, pinag pwede naman ano eh, basta hindi lang makapasok yung mga ano doon eh, mga manok, kasi lalagyan natin ng net yung ating mga manok ng kabayan para hindi mga pasok eh. Yun, kasi wala tayong ano ngayon eh, nagdagdag tayo ng kulungan dahil yung kulungan natin ay is ginagawang ano, paanakan pa ng ating inahin. Kasi mayroon na tayong mga anak na ano, mga kabayan, mayroon na tayong mga anak naman na ating alagay. Yun mga kabayan, ang nagastos lahat doon kabayan sa ating ano is 15K yun mga kabayan. Eh. Lahat na din yun mga kabayan, yung tao, lahat-lahat na yun eh. Mga materialis. 3 by 3 yun mga kabayan, yung sukat nun, good 14 heads or pwede pa nga hanggang 12 siguro eh. Yun mga kabayan, yun lang muna ngayon tayo, ayun lang muna ngayon mga kabayan ang ating update sa ating ano, sa ating business na baguyan at saka yung pre-rinse natin na inumpisahan eh. Yun mga kabayan, sa mga bago pala sa ating channel mga kabayan, please like at saka pa-subscribe. Papindot na rin yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Maraming salamat mga kabayan.